Kakasuhan ng malicious mischief ang tatlong tauhan ng isang billboard company na namutol ng mahigit 40 puno sa bahagi ng Edsa nitong Lunes. Depensa ng tatlo, binawasan lang nila ang mga dahon at sanga ng mga puno dahil natatakpan daw nito ang nakapaskil na advertisement. Balitang hatid ni Steve Dailisan. Ganito ang kinahinatnan ng mga punong ficus benjamina na nakatanim sa ilalim ng LRT-1 sa EDSA bahagi ng Caloocan at Quezon City. Pinagpuputol kahapon ng tatlong tauhan ng isang billboard company na kaagad ding inaresto ng mga tauhan ng MMDA. Nakilala silang sina Roberto Aragon, Ian Villegas at Rani Cruz. Hindi daw kasi makita ang advertisement na nakapaskil sa poste kaya napagdiskitahan ang mga puno. Ayaw pangalanan ng tatlo kung anong billboard company ang pinagtatrabahuhan nila. Kabit lang po yung tarpaulin. Tanggalin yung puno? Gulit? Trim lang po, yung makikita lang po. Yung makikita po yung kinabit namin. Ang sabi ng mga pumutol ng puno, tinabasan lamang daw nila o binawasan nila yung mga dahon at sanga. Pero kung titingnan ninyo, isang buong puno na yung kanilang pinutol. Ayan, no? Ito na nga lang yung natira, kakapraso. Sa estadong yan, malabo nang mabuhay ang punong ito. 800 pesos daw yung halaga ng bawat isang punong pinutol. Kung tutusin, maliit na halaga. Pero napakalaki naman daw ang tulong ng mga punong ito para maibsan kahit papano ang polusyon dito sa kahabaan ng EDSA. Hindi raw ito mapalalampas ng MMDA, lalo't 2 hanggang 3 taon na raw ang edad ng mga punong pinutol. Katumbas daw nito ang pagputol din sa hangarin ng ahensya na gawing luntian kahit papaano ang lansangan na puros kongkreto na. Hindi nga dapat ang purpose ka natin, mas maraming puno pang maitayo eh. Etong kanila, sinira yung puno para makapag, pinatay yung puno para makapaglagay ng billboard. Mukhang mali na yun. They're dealing with government property. Yung punong yon or kahit anong mga installations na nilagay ng government, before you can even cut, remove, or alter a government property, hingi ka muna ng consent sa may-ari. Ang Outdoor Advertising Association of the Philippines, OAAP, kinundena ang pamumutol ng puno. Malaki raw ang pagpapahalaga nila sa kalikasan kaya dapat maparusahan sino man ang may gawa nito. Kakasuhan ng malicious mischief ang tatlo. Papalitan naman daw ng MMDA ang mga punong pinutol at pababantayan na rin ang gusto sa kanilang mga traffic aid. Steve Dailisan, GMA News.